Hello to everyone, this is your DJ Sordo Salanat and welcome to my official YouTube channel. Stay tuned! Okay mga kababayan po natin, welcome po sa ating programa and of course ang ating pag-usapan sa oras na ito, eto na po ngayon ang mga bansa, 21 countries na nakasama sa ngayon sa travel restriction ng ating gobyerno at eto no, napapasok po na balita, kasama na rin po ang United States of America mismo mga kababayan po nagkimpirma ng ating pamunuan ng ating gobyerno na kasakasama po ang bansang United States of America sa mga kaso na tinatawag po nating nagkakitaan sa ngayon ng variant o ito nga strain virus mismo sa nasabing bansa. At kasalukuyan, hanggang alas 12 na lang po ng January 2 or midnight, mag-oumpisa na simula January 3 sa gobyerno po nito ang pagtatawag po sa ating nagkakaroon ng restriction. No? Ibig sabihin po dyan, hindi na po makakabiyahe itong 21 bansa no, na nakasali po dyan na inaabangan po mismo na inanunsyo na hindi po sila, lalong-lalo ng mga dayuhan pag pumasok po sa ating bansa. Ngayon ang tanong po dito, DJ, eto po ba yung mga nasabing bansa? Paano na po yung mga OFWs? Well, ang mga OFWs po sa nasabing bansa, they are allowed no, pagpasok po mismo sa ating gobyerno, sa ating bansang Pilipinas, provided it is a mandatory for a 14 days quarantine. Again po, no, lilinawin na po natin mga kababayan, no, ang allowed na po simula January 3 hanggang January 15, sa mga nasabing bansa na yan, kung may mga OFWs po na paparating sa mga 21 countries po yan at magkakaroon po ng travel restriction, no, OFWs lang po ang makakapasok, pinapayagan po ng gobyerno po natin at mandatory ang 14 days quarantine. So ibig sabihin po, ang mga dayuhan, no, hindi po sila pwedeng makapasok simula January 3. No, abangan tatandaan po natin mga kababayan, January 3, mga dayuhan po, hindi po makakapasok. Ibig sabihin, pag mayroon pong lumipad at lalapag po doon, no, beyond January 3 po, pag isa'y foreigner, automatic po ibabalik po sila sa point of origin po nila. Ngayon, mismo ang mga dayuhan din, naggaling mismo sa ibang bansa or nakakitaan na nakapagbiyahe po sa mga nasabing o nabanggit na mga bansa na yan, automatic din po no, no, subject po sila for a 14 days quarantine prior to the January 3, mga kababayan po natin. Kaya mismo napaka-importante po ito, lalong-lalo sa inyong mga kamag-anak po dyan, ang mga nasabing bansa, Denmark, Israel, no, Italy, Lebanon, the United States of America, Hong Kong, United Kingdom, mga katropa po natin, no? Kasi mismo, especially po dyan sa mga European countries, even the Singapore right now and Hong Kong, kasakasali na po, mga kababayan po natin, mga katropa, kaya wag po natin, no? Baliwalain itong tinatawag po nating strain virus na ito or variant na kung tawagin na napakabilis po ito kumapit at of course no, at pinapaalahanan po tayo ng ating gobyerno na mismo mag-ingat po tayo at lalong-lalo na sa mga nasabing o nabanggit na mga bansa no, exercise a very extreme precautionary measures. Ganon din po, DJ, panimbawa, mamaya po may babiyahe po ng mga repatriation, flight or DFA-sponsored, no, chartered flight galing po sa Middle East. Well, of course, they are allowed po yan, especially po ito, 100% po yan ang sakay po ng aeroplano. Halimbawa, galing po sa Saudi Arabia, mamaya po yan, no, alas 2 na madaling araw, January 3, allowed po silang lumapag po doon, provided it is a mandatory po na magkakaroon po sila ng self-isolation or quarantine din po no sa mga napiling hotel na mismo inassigned ng ating gobyerno o ng ating OWA. It is still a 14 days quarantine, DJ. No, hindi na po siya mandatory na 14 days quarantine kasi sa mga nabanggit lang po na bansa nakasali doon yung 21 countries actually sa Middle East, no, Lebanon na po yung nabanggit po doon nakasali. But ikaw ay galing sa Bahrain, galing sa Saudi Arabia, Qatar, Dubai, no, you will be undergo, no, with a tinatawag po mandatory quarantine but hindi na po kailangan po yun ng 14 days mga kababayan pag ikaw ay Filipino. Okay? Tandaan po natin kung hanggang kasaan ka makakuha ng negative results pag nandyan ka po sa accommodation mo or sa hotel na mismo dinisign or inassigned mismo ng ating gobyerno, then that will be the time na pwede na kayong umuwi. No? For latest news and for more updates, just please don't forget to subscribe DJ Sordo on my official YouTube channel for more information and the latest updates here in the Middle East, here in the Kingdom of Saudi Arabia,
and of course na sa buong mundo. Maraming maraming salamat sa patuloy niyo pagnakilig. Happy New Year sa inyong lahat.